Good morning, guys. Good morning, beautiful people. Here am I again. I'm going to continue with my series of my Valentine reveal about law of attraction and relationship, money and health. Everything that you could think of. It's in this book, and I'm so excited to share with you what have I been reading lately, because I know na mapupulutan po siya ng aral, at alam kong kung pag nilay-nilayan lang po, italagang magkaroon kayo ng idea. Kaya ang layunin ko po is kahit isa man lang sa makapanood nito na maging maayos ang buhay o kaya maging maayos yung kalooban dahil na pag nilay-nilayan niya ang lahat, masaya na po ako. At I'm doing this for you, whoever you are, but I'm doing it to myself as well. So here we go, guys. Naalala nyo ba yung sinabi ko sa inyong vision board? But before I continue, good morning to everybody. Happy sunshine. Happy beautiful people today. It's Saturday at makulimlim dito dahil nagbagyo last night. Maraming natumbang kahoy. So anyways, ang buhay is wither-wither lang. Anyway guys, let me continue about the vision board that I was telling about, slightly told you about last vlog. Vision board is isang ordinary board lang siya. Na maganda doon is yung, alam mo yung may styrofoam yung gitna. Makikita mo yan sa mga offices na yung pinaglalagyan ng post-it na pag may importanteng mga messages o importanteng appointment para hindi mo makalimutan, i-post mo dyan. Meron ako sa bahay, nasira nga lang. But anyway, I had it when I was still, well, few years back before I sent it home. I had it because I read a book about The Secret, the other book, the first book that was written by Rhonda Byrne. It's about a vision board na kailangan mong i-visualize yung pangarap mo. To make it clear po, kasi pag nangangarap ka, di ba na-vision mo yan, na-visualize mo yan sa utak mo. Pero pag hayaan mo lang yan sa utak mo, pag mayroong mangyayari ulit o may darating na namang ibang idea, mawawala yan. Kumbaga, makakalimutan mo. Kaya kailangan mo ng vision board dahil kung meron kang naalala o idea, ipopost mo doon dahil make sure na palagi mo siyang nakikita para every time na nakikita mo siya, pumapasok yan sa brain mo at yun, babalik na naman yung pangarap mo. Kasi ganito yun, nung una kong mabasa yung libro na yan, meron pa akong librong nabasa noon na para sa akin, apart sa Bible, pinaka second best na libro na nabasa ko sa buong buhay ko. Ang title po noon is Conversation with God. Ito yung libro ni Neil Donald Walsh na palagi kong sinasabi sa mga close friends ko na basahin ninyo yan dahil maganda talaga yung Conversation with God. Book 1, ang pinaka-the best. Now, doon kasi sa libro na yun, nabanggit yung dreams, lahat-lahat na yung health, yung kung paano tayo kinakausap ng Panginoon sa araw-araw. In practical way na maintindihan natin sana at madali lang pala. So, since nabasa ko yung libro na yon, ina-apply ko rin sa sarili ko. Kaya nga, di ba malimit kong sinasabi sa inyo na hindi ako lumuluhod sa simbahan o hindi ako kailangan na magsimba palagi para doon ko kausapin ang Panginoon. Dahil mula nung nabasa ko yung libro na yon, everything was madali na lang na ang Panginoon pala, we take Him for granted every time na hindi mo siya kinakausap. We take God for granted dahil sa kabisihan ng buhay natin. Pero, madali lang pala siyang kausap. Kaya pala noon, pag feel kong magyaw-yaw, sabi ko, Lord, ganito, Lord, ganito, Lord. Actually, until now, ganito ako makipag-usap sa Panginoon na kinakausap ko siya, na parang nandyan lang siya at kaibigan ko. Ganon. Kasi the truth is,
Ganun lang kasimple pong kausapin ang Panginoon kung ano yung mga worries natin, kung ano yung mga needs natin, kung ano yung mga nagpasakit sa atin, kung ano man, lalo na sana yung kung ano yung tinasaya natin. Malimit kasi pag masaya na tayo na kalimutan natin kausapin si Lord. Malimit talon na tayo ng talon sa ka-excited pero nakalimutan natin mag-thank you na Lord, nandito ka pala, thank you, di ba? Ganun naman po talaga, di ba? So, ganun kadali lang palang kausapin si Lord. Yung Conversation with God, Book 1, doon ako natuto na sabi ko, si Lord pala talaga is nandyan at nandyan lang ang dali mong kausapin. Kaya, kung mapagnilay-nilayan ninyo, kaya ko ito ginagawa, guys, hindi po sa nagmamalaki ako, hindi po sa nagyayabang ako, kundi ginagawa ko ito for those somebody that cannot afford to buy this book, for those somebody who can afford but no access to this kind of books. Kaya ko sinusummarize na itong lahat na itong sinasabi ko dahil umaasa ako na sa mga nababasa ko dito, maipartake ko sa inyo ang lesson na natutunan ko, baka sakali po na makatulong sa bigat ng nararamdaman ninyo, whoever you are. Okay po, ganito lang yan kaano, ganito lang yan kadali. Kasi, ang sabi dito, madali lang talaga po kung ano. It is impossible to be truly happy if you don't love you. And if you don't love yourself, you are blocking all the love and all the good that the universe has for you. So, kailangan po talaga sa umpisa, kailangan mahalin mo yung sarili mo. Maraming paraan po at maraming dapat gawin dahil parang minsan kung pagnilayan mo, lalo na kung bago ka pa sa idea na mahalin mo yung sarili mo, kaagad mo sabihin, oo nga, mahalin ko sarili ko, mahal ko naman talaga sarili ko, pero ang tanong, are you really truly loving yourself? Kasi po, pag nagmahal ka sa sarili mo, you put yourself first. Hindi ko sinabing kalimutan natin ang mga mahal natin sa buhay, but love yourself first para po meron kang maibigay sa iba. Dahil kung empty ka, anong ibibigay mo? So, kailangan natin mahalin ang sarili natin, pahalagahan natin, and bigyan natin ng atensyon para lahat yung pagmamahal na yan, atensyon na yan, at pagpapahalaga ay maibigay natin sa iba. Oo, tama na magmahal tayo sa mga pamilya natin, mga anak natin lalo na, pero mali pa rin po kung kalimutan mo ang pagmamahal mo sa sarili mo. Dahil lang sa katwiran mo na dahil ina ka, unahin mo yung anak mo. Oo, pero paano mo maging unahin ang anak mo kung wala kang maibigay? Kaya po, kailangan mahalin natin ang sarili natin dahil doon po nag-uumpisa yung pagmamahal na ibibigay natin. Ganun lang yung message dito, palaging sinasabi is unahin mo yung sarili mong mahalin bago mo maipartake sa lahat yung pagmamahal na yon. Dahil as strange as it is, that's the truth. At yun talaga po. At ito pa. Dito sa vision board na sinasabi ko, kunyari, na nag-dream ka na magkaroon ka ng, let's talk about material things. Nagkaroon ka ng, nangarap kang magkaroon ka ng sasakyan, for example. Ngayon, ang gagawin mo is kung may makita kang magazines at may sasakyan dyan na car, lalo na pag ang car is nakakaakit sa paningin mo na sabi mo, wow, ang ganda ng kotse na to. Ang gagawin nyo po, gupitin nyo yan, tapos ilagay nyo sa vision board, i-pin nyo sa vision board, sa board na yan. O for example, kung meron kayong wall na palagi nyong nakikita pag nandyan na kayo sa bahay, doon nyo siya idikit. Para every time na mapansin nyo siya. Dahil yun po ang nag-create ng law of attraction. Talagang mangyayari yan. Ngayon, pag nangyari na yan, maalala mo na lang yung mga
yung mga ginagawa mo na akala mo pagtatawanan mo dahil sabi mo, para ka naman tanga, pero hindi po. Yan po yung tinatawag na law of attraction na kailangan mong i-visualize. Kasi pag hindi, hindi po yan mangyayari. Ito pa, magpasalamat po araw-araw. Kailangan may gratitude. Kasi pag hindi mo kasamahan ng gratitude, at pag sinabi kong gratitude po, yung pasalamat na nanggaling sa puso, yung pasalamat na mayroon ka talagang feeling na nagpapasalamat ka sa Panginoon, no matter anong pinagdadaanan mo, magpapasalamat ka. Kasi mostly, nagpapasalamat lang tayo kung masaya tayo eh. Pero pag masaya, pag malungkot tayo, hindi natin makita yung gratitude. Ngayon po, ang ginagawa ko kasi, nag-try talaga ako na kahit malungkot, hinahanapan ko siya ng positive side. Kasi doon ka magpasalamat sa positive side na yun. Maaring malungkot ang binibigay sa iyo ng Panginoon ngayon. Pero sinadya po niya iyon para may makita kang maganda behind that. Mayroong kasabihan that your rainbow is behind you. Kaya behind your storm. So kailangan po matuto tayong hanapin yung positive side sa negative na nangyayari sa atin. Maaring hindi po madali dahil talaga po hindi madali. Pero since natutunan ko sa dami ng libro na nababasa ko po, talagang ina-apply ko siya at sabi ko, every time na nasasaktan ako, hinahanapan ko siya ng positive side para meron akong ipasalamat. All we need is to have positive thoughts to everything and gratitude to all situation to get the riches in life we need. Kailangan positive po. Kailangan mag-isip tayo ng positive kahit ano pa man yun. Kailangan i-project natin ng positive lahat yan para makuha natin yung ninanais natin sa buhay. Kasi po, pag negative na nga yung iniisip ninyo, samahan nyo pa ng feeling na negative, talagang negative na po yung lahat at talagang kahit anong gawin ninyo, manghihina kayo. Kaya kailangan kahit ano pa man yun, i-practice nyo po na negative at positive is meron niyang kagandahang nakalaan. Fall in love with yourself. Fall in love with you so that the whole world will fall in love with you. Kasi po, pag na-inlove ka sa sarili mo, di ba may kasabihan tayo, naalala nyo yung sabi nyo, feeling maganda ka? Kasi nga yun ang feeling mo, maganda ka. Problema na yun sa iba po. Kung ano nilang tingin nila sa'yo. Basta ikaw po, feeling maganda ka at wala kang taong sinaktan, wala kang taong inagrabyado, kahit sabihin nyo pang nagyabang ako dahil feeling maganda ako, hayaan nyo na po yun dahil basta kay feeling maganda ako. Naranasan nyo na bang humarap sa salamin at sabihin sa sarili ninyo na, ay, ang ganda ko ngayong umaga na ito. Ay, okay pala ako sa umaga na ito. Yun po yung affirmation niyan sa sarili mo. At every time na ginagawa mo yan, yung universe is nagpapadala sa iyo ng blessing dahil nakita mo kung anong blessing sa umaga na ito na kahit ikaw ay nakita mong maganda ka. Ako po, ginagawa ko talaga yan eh. Humaharap ako sa salamin na at sasabihin kong, good morning self, ang ganda ko ngayon, ang ganda natin ngayon Lord. Ganyan ako humaharap sa salamin, na lalo na sa bahay ko sa Pilipinas. Palagi kong sinasabi sa asawa ko na kailangan ko ng malaking salamin dahil gusto kong pagtayo ko, nakikita ko yung sarili ko at sabihin kong, good morning self, ang ganda natin ngayon. Kasi po, kung walang magsasabi, kung ikaw hindi mo kayang magsabi ng maganda sa sarili mo, paano mo i-expect yung ibang tao na magsasabing maganda kayo? Di ba po? So ngayon, it all reflect, it all come back to you. Kung ano yung pinoproject mo, kahit man yan sa sarili mo, babalik pa rin po yun sa sarili mo. Ngayon, kung yung pagpoproject mo sa thoughts mo doon sa ibang tao is negative, yun din po ang babalik sa iyo negative. Kaya, kahit gaano man pasya ka, sabihin na lang natin na mayroon kang sasabihan na ang pangit ng mukha niya. Hindi niyo po ba alam na pag sinasabi mong ang pangit ng mukha niya, pati ikaw pangit ka rin. Kasi yun ang pinoject mo eh. Bago mo yan na i-project, naisip mo na yan. So dito yan sa'yo nang gagaling. Kaya iwasan niyo po na magsabi ng pangit, lalo na sa kapwa, lalo na po sa mga bagay-bagay na ayaw ninyo para sa iyo dahil babalik at babalik pa rin 'yan. So
Ito ang gawin na lang po. Kailangan positive, mag-isip ng positive. Dahil pagdarating ang araw, hindi mo na lang namamalayan. Nandyan at nandyan na yan at magulat ka na lang. And the shortcut to all the dreams that you will going to have is to have happiness in life, to love yourself and be happy. Kasi po, walang taong happy na gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi maganda. Lahat ng taong happy is maganda lahat yung ginagawa. Lahat ng taong nagmamahal sa sarili nila, lahat ng taong masaya, lahat ng lumalabas sa kanya is maganda. Kaya, ganun na lang po. Unahin natin ang sarili natin, gawin nating masaya para ang projection mo sa iba is masaya at maganda. And when you dream something, ito pa, when you dream something, be specific to what you desire and say out loud to the universe. Naalala ko po noon, magkwento na naman ako, nung nag-El Shaddai pa ako sa Hong Kong, kami ng mga barkada namin, merong preacher doon, nakalimutan ko yung pangalan niya. Ang sabi niya, ano man yung pangarap niyo, yung mga dreams niyo, be it boyfriend, travel, o ano pa man material things na pinangarap niyo, isulat niyo sa papel dahil babasbasan yun. At kailangan be specific. Ngayon po, ang sinulat ko doon is, yun nga, makapag-asawa ako ng lalaking, hindi ako lilingon-lingon sa likod ko. Sinulat ko na makarating ako ng Europe para maiba naman dahil gusto ko talagang i-roam ang buong mundo. So far naman po, hindi man buong mundo ang naikot ko, pero nakarating ako dito sa UK, naikot-ikot ko na halos itong UK, at nakarating ako ng Spain, nakarating ako ng Portugal, nakarating ako ng France, pabalik-balik ako ng France. So, yun po. At least natuwa ako dahil yun, pag naalala ko yung sinulat ko doon sa prayer request na yun. Yun nga, yun po. Gusto kong makuha, at yung pagiging nanay ko po nangyari talaga. So, kailangan po be specific. Pag nananalangin kayo, kailangan be specific. Kahit po sasabihin na nilang para ka naman tanga dyan, hindi po yun. Dapat talaga po very specific ka pag humingi ka ng blessing sa Panginoon, pag humingi ka ng blessing sa universe. Dahil pag hindi ka specific, pati ang universe maguguluhan sa'yo. So, kailangan kung ano yung galing sa puso mo at ipoproject mo sa universe na need mo or dream mo, yun talaga ang gawin mo. Now, ito pa. Kung mangarap ka, dahil sinabi ko sa'yo na kailangan ka specific, huwag nyo pong pilitin diktahan ang universe kung kailan yan mangyayari. Yung kasabihan na huwag tayong atat, totoo po yun. Pag nangarap ka, hayaan mo yung puso mo ang mag-send doon sa universe. Hayaan mo siyang lalabas lang sa'yo yung pangarap mo, at masabi mo sa universe na yun ang gusto mo, dahil bahala na ang Diyos doon, bahala na ang universe doon kung kailan yan darating. Minsan po, as I said, pag sinasamahan mo yan ang damdamin na positive, mas madali siyang dumating. Kaya po, ako talaga natutuwa dito eh, dahil matagal ko na itong pangarap na itong mga nababasa ko, masabi ko sa inyong lahat kung anong kagandahan dito. Maaring I sound like a preacher, I'm not preaching po, hindi ko kayo pinipreaching, at hindi po ako nagpipretend na marunong, dahil hindi po talaga. Ang akin lang is itong mga nababasa ko, na-apply ko po sa sarili ko, and it works. At gusto ko po, ang wish ko sa lahat, na sana dahan-dahan po ninyong i-apply yan sa sarili nyo and see what happens. Huwag kayong maniwala lang sa akin. I-apply nyo tong sinasabi ko sa sarili nyo, and then one day i-message nyo ako kung talaga bang nangyayari. Kasi po, alam kong mangyayari yan. Palagi ko yan. Alam mo nyo ba na ang nililecture ko ngayon yung anak ko, palagi kong sinasabi sa kanya, mangarap ka at lakihan mo. Palagi ko yan tinatanim sa utak ng bata, kasi ayokong limitahan niya yung sarili niya.
palagi ko lang sinasabi, mangarap ka, lakihan mo, dahil nandito lang ako, aagabay kami ng papa mo sa'yo. Pero mangarap ka at lakihan mo, kahit ano pa man yan pangarapin mo, pero lakihan mo. Kasi, maiinsulto po ang Panginoon, maiinsulto po ang universe, kung ang pangarapin mo kapiranggot lang, na kaya naman niyang ibigay lahat ng pangarap natin the way we asked it. At lahat po yung pinapangarap natin ibibigay sa Panginoon, na sabihin mo na hindi dahil hindi yan nakabuti sa iyo. Lahat ng pinangarap natin po nakakabuti yan. Walang nangarap ng masama. Lahat yan nakakabuti. Kaya lang po naging masama ang isang pangarap pagdating na, dahil po nagiging negative yung reaction mo doon. Kaya kailangan po pag nangarap kayo, hayaan mo yung universe na magtupad doon at hintayin mo lang. Huwag kang atat at huwag ka rin yung mapilit. Hayaan mo lang, basta nung sinabi mo na siya. At yung vision board po na nasabi ko, nakakatulong yan, dahil palagi mo siyang nakikita, nare-remind ka na yun pala ang pangarap mo, hindi mo siya nakakalimutan. So po, dito na ako magtatapos. Sana may isa man lang sa inyo na gagawa or magninilay-nilay sa mga sinabi ko. Dahil kung may isa man lang sa inyo na mabago ang buhay, masaya na po ako, dahil ito po ang layunin ko, na mirong isa akong tao na mahawa dito sa ginagawa ko, dahil alam kong nakakatulong ito at alam kong magaling ang Diyos magtupad ng pangarap natin. At malaki po ang universe, malaki ang mundo, malaki lahat yan, dahil ginawa yan, sinadya ng Diyos yan na nilakihan para po sa ating lahat, para pangarapin natin. Ang nangyari, hindi po tayo nangarap, kundi nagsitol tayo sa kapiranggot na yon na nangyayari sa atin, akala natin yun na yon. Hindi po, mangarap po kayo at lakihan nyo po. Okay po, dito na ako magtatapos. Let's be fabulous, let's be healthy, let's be pretty, and most of all, let's love one another. Learn to love yourself and magkaisa po tayo, magmahalan. At salamat sa nakikinig, sa nag-subscribe, at sana meron pang dadagdag para marami tayong maging positibo sa buhay. At till next time po, salamat, bye-bye!